Hapon po. Ako po si Fred Alfonso. Galing ako sa Guam, pero hindi po ako Baguio. Kasi yung mga nagpupunta dito galing sa Guam, mga Baguio po sila. So, greetings po nila sa Guam ay half a day. Sino po ang nakapunta na sa Guam? Taas ang kamay. Ayun, si Pastor Alp, saka si Pastor Nono, dahil in-invite ko sila. Pero yung hindi ko in-invite na nagpunta sa Guam. Okay, so ang greetings po sa Guam ay half a day. Yes, kung dito mabuhay ang greetings na nun, half a day. Kaya lahat sa Guam mabilis po dahil everything is done in half a day. No, yun ang greetings talaga sa Guam, half a day, H-A-F and then A-D-A-I. Nagpunta po ako sa Guam 22 years ago, pero bago yun, ako po ay na-save dito and then nag-study ako dito sa seminary, nag-graduate ako ng 1986. And after that, nag-pastor ako sa Pampanga, I think two churches po yun, total mga 10 years. Bago ako napunta sa Guam. Hindi ako nagpunta sa Guam dahil sinend ako ng church o kaya nag-send sa akin ng isang Christian organization. Nagpunta ako doon dahil sinend ako ng wife ko. Hindi, actually, pinitisyan ako ng wife ko. And after mahabang panalangin, nakapag-decide po ako magpunta sa Guam not knowing kung ano ang plano ng Panginoon doon. But I know God has a plan. At first, kinakabahan ako dahil, Lord, sabi ko, anong gagawin ko sa Guam? Kasi ang mga Pilipino nagpupunta dito sa Guam, they go to Guam to make money. Sabi ko, I don't know how to make money. Anong gagawin ko sa Guam? Ang pupuntahan ko lang doon yung wife ko and believing that God has something for me sa Guam. So, and then, kagaya po ng narinig nating mga kwento, God used me to plant a church. Ang pangalan ng church ay Faith Baptist Church. Nag-celebrate kami ng aming 12th year anniversary noong last year, October of last year. So mag-turn na kaming 13 this year. So ang ministry doon ay iba. Ako, na-challenge ako sa ministry ni na Pastor Paul, yung risk na tinitake nila in yung mga sa Muslim areas. Kami, ang challenge namin doon sa Guam ay sobrang ganda ng buhay. Easy life, yun ang challenge namin. Kasi yung mga Filipinos, usually kapag hindi sila nagtatrabaho, gusto nila nag-good time. So mahirap silang hanapin. Lalo na yung mga contract workers sa Guam na galing dito sa Philippines, usually, because they can make money kung gusto po nila. Usually, magtrabaho sila ng Monday to Friday, and then Saturday and Sunday, nagwo-work sila ng part-time. So, ang hirap nilang abutin. So, yung church planting sa akin at first, it was challenging dahil mahirap hanapin yung mga tao. And then, we know yung discipleship, yung mission, it is about opening our lives sa ating Panginoon, going kung nasaan yung mga tao. So, yung mga first converts po sa church, na-win namin yon sa mga tennis courts, sa coffee shop, sa gym. Ganon yung ginagawa ko. Minsan, napapagod ako dahil umaga may tatawa, gusto mag-tennis. O sige, tennis tayo. Kasi kapag nagpapahinga, doon ako nag-witness sa kanila. And then, kinagabi, gusto mag-gym. Kasi may problema sa asawa ito. Gusto niyang kausap. O sige, gym tayo. Kahit minsan, pagod na ako. So anyway, yun ang challenge sa Guam. Yung mga tao, walang time. Kaya ang mahalaga, after you witness to them, kailangan mag-change ng thinking that life is not about yung career natin. It's not just about yung career natin. It's not just about making money. Kasi we have seen it many, many times. After retirement, yung career mo wala na. If you live for your career, then yung life mo wala na. So they have to change their mind. Meron akong kaibigan. By the way, meron kaming group of
Filipino pastors doon, mga 20 siguro kami. By the way, wala pa ako sa outline ko pala, no? Tinanong ko yung isa, galing siya sa UK, galing siya sa ibang mga Muslim countries as a missionary. Tinanong ko, saan country ba ang pinaka mahirap sa iyo, sabi ko. Sabi ko niya, dito sa Guam, sabi niya. Kasi sabi niya, pumunta ka sa iba dahil may danger, sabi na kapag nakita ka nila, they're so excited to see you. Yung mga Christians doon, sabi, napakainin nila kapag nakikita tayo. Pero dito, hindi ko narason yun. Yung Guam, tignan ko po sandali yung notes ko. U.S. territory siya. At ang history ng Guam is almost the same yung history ng Philippines. Ang naka-discover ng Guam, si Magellan din. Na-discover niya yung Guam nung papunta siya dito sa Philippines. Hindi na siya nakabalik dahil napatay siya, nilapulap. maliit lang po ang Guam, 210 square miles ang area. Yung population is 162,742 according sa 2016 census. Konti lang yung mga tao, 162,742. Yung 26% ng population, Filipinos. That is more than 42,000. And then ang pinakamataas na population, of course, yung mga Chamorros, yung mga local po doon, which is 37.3%. Pero according sa statistics, mas marami yung Filipino male kaysa mga Filipino na Chamorros. Melting pot din po ang Guam. Maraming mga Japanese, ibang mga Asians. At yung church is composed 90% mga Filipinos. May Korean din, may Chinese, may Chamorro sa church. Yung number of Filipino evangelical works, I think, I'm not sure yung exact number, right? But I think it's safe to say mga 50, yung well-established na Filipino evangelical churches. Meron kaming group, yung tinatawag naming Guam Pastors Fellowship. It is composed of 12 pastors yun, representing 12 churches. Filipino yun. Pero yung mga Filipino pastors doon, most of them, yung ministry nila hindi limited sa mga Filipinos. Multicultural yung mga church nila. Kami siguro ang pinakamarami. Because that is the reason why we started yung Filipino church. I believe may mga needs yung mga Filipinos nagpupunta doon that we need to cater. Dalawang klase yung mga Pilipino po doon, yung mga contract workers at saka yung mga resident doon. Yung mga residents sa Guam, because U.S. territory siya, ay U.S. citizen sila. So at first, ang desire ko sana ay makapag-reach out sa mga contract workers sa Guam. But then, iniisip ko, yung overturn kapag contract workers ang mga members mo mabilis. Kasi pwede silang makuha ng visa good for 3 years, and then pwede silang mag-extend for another 3 years. We've experienced that. Last year, ang daming umalis sa church dahil may mga families kami na contract workers sila. Yung ibang mga families, nag-work sila sa Philippine Consulate Office. Umalis sila, marami mga families. But yun ang reason kung bakit imbis na nag-focus kami only sa mga contract workers, nag-focus kami sa mga resident doon. Although hindi namin nililimit. Ginawa namin yun para at least may base doon. May mga members na palagi silang nando doon. As I mentioned, yung challenge nandoon at ang kalaban nga po yung mahirap hanapin yung mga tao. Pero mahanap mo sila. That's why nung mag-plant kami ng church, sabi ko mag-plant tayo ng church. Oh, sige, sabi ng pastor ng church na kung saan ako nag-serve first, what is your
mission statement. Sabi niya, kung mag-plant ka ng church, sabi ko, ano yung mission statement ko? Dati, wala namang mission statement. So, sabi ko, ang mission natin, itong mission na, our vision is the Great Commission. Para simple na lang. And then, we started ministering to people, and I believe yung ang pinaka-heart talaga ng mission is discipleship. It is not just about preaching the gospel, it's not just baptizing people, o kaya teaching people, but teaching people to be disciples and discipled. So this year, yun po ang challenge namin sa mga church members to reproduce. This year is a time of growth. Mag-grow tayo spiritually, mag-grow tayo number. Just 3 months ago, we started yung building fund po namin. Right now, nagre-rent kami ng isang maliit na building. Mataas din yung cost of living sa Guam. We started yung building fund namin and yung response, mga tao, is overwhelming. Sa area namin, Tamuning, ang cost ng property doon, $300 to $500 US dollars per square meter. So this year, last year, nung anniversary namin, nilaunch namin yung project, and yung response ng mga tao ay overwhelming actually. So nakita ng mga tao, it's possible. Yung church, 12 years siya, wala pa kami sa point na we're planting other church. Kasi ang Guam is a small island. Kapag nag-travel ka ng 20 minutes doon, malayo na yon. Yes, malayo na po yon. Kaya hindi namin problema yung traffic doon. Pero we are partners with some ministries dito po sa Philippines. We support yung ibang mga ministries dito sa Pilipinas. In a small capacity dahil nagsisimula pa lang kami. Kung meron po kayong mga relatives na nagpupunta sa Guam, pwede nyo kami kontakin. Isa sa mga ginagawa namin sa church para mapag-reach kami sa mga Filipinos kapag may bagong dating na mga Pilipino doon, lalo na yung mga walang families doon, kinakontakt namin sila and we provide help. Minsan, mag-donate kami ng mga gamit sa mga bahay po nila. And then we provide, of course, yung Filipino-style na fellowship sa church. So kung may mga kaibigan po kayo, mga kamag-anak, o kaya church members, mas maganda, na pumunta sa Guam, just let us know. At upang sa gayon ay makatulong po namin sa sila. It is easier kung kontakin po niyo ako through email. Yung email address ko, if you want to take note, is FBC, that's for Faith Baptist Church Guam @gmail.com.